Yo guys, what's up? Pablo here. So yun, sobrang ganda. Kakwento ko lang yung na-research o nahanap ng mga researchers natin mula sa mga paghanap o pag-research sa mga buto ng mga dinosaurs, yung mga itlog nila. Hindi ko rin nakakalain na meron palang nangingitlog pala yung dinosaur. Akala ko para silang aso na kapag nanganak, rekta na agad sa form. Pero itlog pala yung nangyayari sa kanila. Sobrang ganda lang, sobrang nakakamangalang at sobrang nakaka-amaze lang din kasi mula 66 million years hanggang ngayon yung itlog andun pa rin. Tapos yung buto o yung buto ng dinosaur sa loob ng itlog talagang perfect na perfect pa. Tsaka sobrang gandang pag-aralan nun dahil mas malalaman pa natin yung pag-evolve ng mga ibon mula sa itlog na nakita natin. Dahil kung paano mapisa yung dinosaur nakataking sila, yung ulo nila nasa baba ng lupa o yung tapos yung paa nila nandito sa ulo nila, sobrang tapos yung mga ibon ngayon ganun din pala pag napipisa ganun din pala yung ginagawa nila, kaya sobrang ganda lang dahil mas marami pa tayong malalaman tungkol sa behavior ng mga ibon na pinagmulan nila na ang ancestor pala nila yung mga dinosaurs na yun. Actually, yung mga ibang dinosaur kumakain sila ng mga halaman. Pero yung ibang dinosaur, hindi ko alam kung ano yung kinakain nila. Pero nung nakita ko, kumakain, halaman pala ang kinakain nila. Lalo yung dinosaurs ngayon, si Baby Ying Liang. Natuklasan niya siya 2,000 years. Tapos, nung 10 years siyang in-incubate, kala ko nga rin buhay. Tapos iniisip ko, may dinosaur bang buhay na 66 million years? Parang imposible naman yata yun. Tapos nung nakita ko yung picture, buto na lang pala. Pero sobrang ganda nun dahil sobrang laking tulong nun para sa atin. Para sa mga inaaral yun. Kung saan ba, dahil syempre naka-form sila. Tapos yung ibon natin, dun pala nagmula. Tapos iisa lang din yung ginagawa nilang paraan para mapisa. Yung ulo nila nakaganon. Tapos yung paa nila nandito sa ulo nila. Tapos pag napipisa, yung kanang pakpak nila yung maglalabas sa shell ng egg para mapisa. Sobrang kailangan nila yun pag napipisa sila. Pag napipisa sila dahil kapag hindi sila nakaganon na form, mas mapipisa lang yung kapag hindi sila nakaganon na form, mamamatay sila, malaking chance na mamatay sila dahil hindi dahil matigas yung shell syempre. At kapag hindi sila nakaganon, kapag mag-hatch sila, pwede silang magkaroon ng damage. At pag nagkaroon sila ng damage, hindi kakayanin ng katawan nila dahil masyado pa silang bata at pwede nilang ikamatay yun. At kung nakaganon sila na form, sobrang ganda nun. At yun lang. Na-excite lang ako dahil syempre, dinosaur yun. Nung unang, kasi ngayon, extinction na siya. Yung dinosaur, kwento na lang. Nung una, totoo ba talagang may dinosaur? Naniniwala naman ako dahil nakikita ako sa mga Facebook page na yung mga buto ng mga dinosaur nandun sa pag-aaralan nila tapos million years. Pero nung nakita ako, totoo nga. Tapos yung mga buto nila nandun pa sa ilalim ng lupa tapos pinag-aaralan nila. Pero yung itlog, sobrang ganda nun. Sobrang laki ng maitutulong nun sa pag-aaral natin sa mga pagsasaliksik sa mga behavior ng ibon sa mula sa kanilang generations na from malaki tapos maliit tapos ngayon ang tatasan nilang lumipad, mas marami pang pintuan na pwedeng mabuksan dahil sa bagay na yun. Kaya saludo sa mga nagre-research, paleontologist, hindi ko rin alam yung paleontologist pero i-research ko yan para malaman ko rin kung ano yun dahil lagi ko silang nakikita at lagi ko rin silang nababasa pero ini-skip ko muna yun. Saludo sa inyo dahil sobrang nakakamangha ng nakawa o natuklasan nyo tungkol doon, kaya sobrang laking bagay nun at syempre mas marami pa tayong matutuklasan, kaya yun lang, salamat sa lahat. Alright, peace, I'm out.